iyo ang Panginoon, nakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat na akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng salirinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga Hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hentil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisipkapang kong gawin.
Nang si Pedro'y nasa Antioquia, hayagang kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga Hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe'y natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinatanggap. Nang Diyos Ama ay matawag. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin." Katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Naririnig natin palagi yung salitang invention is the mother of necessity. Kaya daw yung mga bagay ay nadidiscover at nadedevelop dahil sa pangangailangan. Di po ba, no? Halimbawa, bakit na-discover yung paggawa ng microphone? Para makarating yung mensahe doon hanggang sa kabilang kalye. Tingnan ninyo yung mga simbahan noon, wala namang microphone. Doon sa mga lumang simbahan, makakakita kayo nung canopy na nakadikit doon sa gilid ng pader, usually, no? Kasi doon nagsesermon yung pari kasi nung unang panahon, wala namang microphone. Kaya doon sa taas, malakas yung kaniyang boses. Doon po sa mga mahilig mag-mountain climbing, ano ba ang dala-dala ninyo na talagang magagamit ninyo sa taas ng bundok? Hindi ka magdadala ng gasol? Mabigat yun. Hindi ka magdadala ng sangkalan o kaldero o ano paman. Pero meron kang isang bagay na kailangang dalhin mo dun sa taas. Ano po yon? Swiss knife. Kasi andun na ang lahat. Pangbukas, kutsilyo, pwedeng, you know, gamitin sa pagkumpune. Kumbaga, gumagamit ang tao ayon sa panahong itinakda. Dun sa mga artist, sa mga may hilig mag-drawing, lalo na kung yun ang kanilang profession, hindi na sila nagdadala ng mga papel. Diba, yung daladala na nila ay tablet. Doon na binubura, doon na kinukulayan. Napaka-convenient dahil sa talino ng tao. Yung cellphone ninyo, saan nyo ginagamit? Diba kapag walang load, saan nyo ginagamit? Alarm clock, radyo, music, andyan na lahat, calendar. Kaya nga nung time na na-introduce yung mga cellphone na modern, nagmura yung mga alarm clock, nag-buy one, take two. Nagmura din yung mga camera kasi hindi na siya magagamit dahil nandun na compact sa isang cellphone. Kaya nga yung cellphone nagiging walang gamit kapag walang load. Itapon nyo na, hindi po, joke lang. Pwedeng gamitin sa iba't ibang paraan. Bakit ko po ito sinasabi? Dahil ang tao ay nagkaroon na ng kaisipan na kung ano yung madali niyang gawin, yun ang kaniyang dinadala. Compact. Yung bang all-in-one. Kaya nga nauso yung ano eh. Diba? Three-in-one. Nauso yung ready-to-eat na mga pagkain. Yung pansit canton, yung instant noodles. Ayan. Sa atin pong pananampalataya, sa ating paglalakbay, sa ating buhay Kristiyano, mayroon din isang compact na dapat tayong daladala. Ano ito? Ito ang panalangin itinuro ni Jesus sa ating lahat. Kahit anong gawin natin, kahit saan tayo pumunta, ano man ang ating sitwasyon, ito yung compact na prayer o dasal na pwede nating sambitin. Dahil ito ay hindi natin daladala sa kamay kung hindi ito ay nakatago sa puso natin. Bakit compact? Dahil ang panalangin Ama namin ay binubuo ng 7 petition o panalangin para sa Diyos.
nakita ng mga alagad ni Jesus ang pamamaraan ng pananalangin ni Jesus at pakikipag-ugnay sa Ama. Kaya parang na-curious sila, ano kaya yung panalangin niya? Siya ay lumalayo sa atin, pumupunta sa isang tahimik na lugar at nananalangin. Ano kaya yung panalangin niya? Kaya dahil gusto ng mga alagad na maunawaan at matutunan ang mga gawa at kilos ni Jesus, gusto nila pati ang salita ni Jesus ay kanilang makuha. Kaya every time na dinadasal natin ang Ama namin, ito ay ang dasal ni Jesus patungo sa Ama. Inuulit natin sa ating bibig ang dasal ni Jesus. Ang dasal na may pitong petisyon, sambahin ang ngalan mo, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, Holy Eucharist, banal na misa. Ang pagkaing ito ang magbibigay lakas sa ating buhay espiritual. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, katulad din kung paano kami magpatawad. It is a compact prayer na kahit saan natin dalhin, pwede nating sambitin. Isang araw, ako po ay nakapagbigay ng seminar. Habang nagsiseminar, lumindol. Kaya yung chandelier, talaga pong gumalaw. Alam mo yung mga tao, anong ginawa? Ano po ang unang ginagawa kapag lumilindol? Tumatakbo, di po ba? Nagkakagulo yung tao. Tsaka ako sinigaw, Our Father, who art in heaven, tsaka sila nagluhuran. Ibig sabihin po, anuman ang ating sitwasyon at karanasan, saan ka man abutan ng pagkakataon, always pray, Our Father. Pag aalis kayo sa bahay, pray, Our Father. Kapag bago kayo matulog, pray, Our Father. Paggising sa umaga, pray, Our Father. Kasi compact, tapos na, buo na, wala ka nang gagawin. Ilalagay mo lang sa bibig mo ang salita ni Jesus at ito'y mauunawaan na ng Ama nating nasa langit. Huwag na yung kahilingan ninyo. Alam na yun ni Lord. Samahan mo ng Ama namin and that will be 100% effective sa tenga ng Diyos. Sa pagdarasal ng Ama namin na ito, isipin nating ginagaya natin, kinukuha natin, niyayakap natin, isinasadiwa natin kung sino si Kristo. Gagaya din man lang tayo, eh di gayahin na natin ang orihinal at pinanggagalingan ng kabanalan. Walang iba kung hindi ang ating poong Jesus Nazareno. May nabasa ako na isang storya. May isang nanay na nagda-drive at meron siyang katabing anak. Umulan ang malakas. At upang makita ang daan, kailangan buksan yung wiper. So nagulat yung nanay dahil tinanong nung anak, ang galing no? Habang papalakas ng papalakas ang ulan, nililinis naman ng wiper yung ating sasakyan.
para makita natin ang daan. Ganyan po ang Diyos. Habang umuulan ng kasalanang ating ginagawa, nililinis niya ang daan upang tayo'y makarating sa kaniyang kaharian. Kaya ibinibigay ng Diyos ang sakramento ng banal na pangungumpisal upang makita natin ang daan kahit na umuulan dahil binibigyan tayo ng Diyos ng pag-asa na sa bawat kasalanan ay may kapatawaran. Tingnan po natin ang biyaya ng Diyos. Tingnan po natin ang awa ng Diyos. Tingnan natin at yakapin ang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang banal na salita. Dahil ang may relasyon lamang sa Diyos ang may karapatang tumawag ng Ama namin. Ang nakaranas ng pagmamahal ng Ama, katulad ni Jesus na ibinibigay sa atin, ay siya lamang magiging daan upang tayo'y makayakap muli sa pag-ibig ng Ama. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kaniya. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng manalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, patarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi nagpapadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kabutihan mo, muli
salamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwan ang dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating tunay na pagkain at tinapay na bumaba mula sa langit. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama
sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilalahati ka namin. Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inilalahati ka namin.